Lumagda ang halos lahat ng senador sa resolusyong nananawagan na suspindihin pansamantala ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon naman sa ilang transport groups, ginagalang nila ang desisyon, ngunit ikinalulungkot nila ang resolusyong ito. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. 22 senador kabilang si Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo at mismong si Senate President Francis Escudero ang lumagda sa isang resolusyong nananawagang suspindihin pansamantala ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sa Senate Resolution 1096 na inihain ng mga senador, nakasaad ditong 19% o higit 36,000 na mga jeep at iba pang PUVs ay hindi pa consolidated. Sa 23 senador, tanging si Senator Risa Hontiveros ang hindi pumirma. Base sa resolusyon, isa sa pinangangambahan ng mga senador ay ang potensyal na pag-phase out sa iconic jeepney design, kapalit ang mga modernong jeepney na itsurang minibus. Sabi ng mga senador, mas marami pang issue ang dapat linawin ng DOTR. Kaysa naman malubog sa utang, siyempre mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, kumonti yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ang unemployment, hindi pa handa yung LGU sa implementation. Ang ilang senador hindi naman tutol sa modernization program, pero kailangan daw munang ayusin ang programa. Rationalization of routes, hindi pa tapos hanggang ngayon. Yung supplies, pero ang pinakaki rito na nakikita ko, yung success of the POV modernization will depend on the financing, sa financing scheme. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal, hindi kaya ng ordinaryo jeepney and operator siyan. Si Senator Cynthia Villar, hindi rin tutol sa modernization program kahit na pumirma. Ang nakikita niyang solusyon, posibleng partial implementation muna ng programa. Kasi empowerment of jeepney drivers, baka mag-ano muna, yung mga ready na, baka pwede na. Tapos in partial implementation. Kinalungkot naman ng grupong Pasang Masda ang desisyon ng mga senador. Personally, ako po ay nalulungkot. Subalit, ako po ay ginagalang ko ang magigiting natin senador sa kanilang pagpasa ng isang resolusyon na para bang sa aking personal na opinion, ayaw nila ng pagbabago at mabago ang sistema ng ating transportasyon sa hanay ng jeepneys. Git pa ni Martin, marami pa naman daw pasaherong natutuwa sa kanilang modernized jeep. Sa gaya ko, meron ako mga modern jeep na PM jeepney. Dahil sa pagpasada ng aking mga driver, sa pagpapasada ko, ay natutuwa ang mga pasahero. Natutuwa sila, nakakatayo, convenient ito at ligtas. Hinihingan pa namin ang tugon ng DOTR, pero nauna na lang sinabi. On the part naman po ng DOTR, we are preparing our answer. Rather, a letter po para ma-clarify or ma-sabi po natin sa ating mga buting senador yung totoong status, totoong estado po ng magandang programa natin, which is the Public Transportation Modernization Program. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.